Magsasampana ng reklamo ang Makabayan Bloc at ilang mga grupo na na-red tag umano ng ilang opisyal ng gobyerno. Sabi naman ni National Security Advisor Esperon, hindi raw gobyerno kung hindi sarili nila mismo ang nag-red tag sa kanila. Nakatutok si Dano Tingkungko. Bago ang International Human Rights Day sa December 10, asahan na raw ang pagsasampa ng reklamo ng Makabayan Bloc at iba't ibang mga progresibong grupo laban sa mga nasa likod ng red tagging laban sa kanilang hanay. Sa gitna nito kung tumitinding mga atake sa Makabayan Bloc, no? Sinabi na rin natin, of course we will not take this very lightly sa mga responsibleng individual nitong nangre-red tag. There are many organizations po and individuals who are intending to file a case. The first there have been previous charges filed po ng Ibon Foundation and Representative Caloy Sarate. But before December 10, we intend, many victims also intend to file charges. Pumalag din ang grupo sa mga naging pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang hindi tahas ang pagkundena sa armadong pakikibaka ay katumbas na rin umano ng pag-endorso rito. Pruweba rin daw na may political agenda ang red tagging sa mismong naging pahayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na maaaring ipa-disqualify ang mga party list sa ilalim ng Makabayan Bloc. Sinabi namin option yan pero ginagawa na namin yan. At lalo lamang tumibay ang aming paniniwala na dapat na mawala sila at madiskwalipika ng COMELEC sila. Dahil sa pag-amin na rin nila na sila pala ay hindi naniniwalang kundinahin ang NPA sa violent actions nila. Walang batayan yung kanilang mga sinasabi na your failure to condemn is a ground for disqualification or is a ground for criminalizing you, or failure to condemn, it cannot be equated with endorsement na hindi yung isang criminal act. Sabi naman ng testigo ng NTF-LCAC na si Jeffrey Selly sa isang presko ng mga umano'y dating NPA. We're planning to put up an online petition sa mga mamamayang Pilipino to call for the total disqualification of the CPP party list group number 1, Anak Pawis, number 2, Bayan Muna, number 3, Gabriela Women's Party, number 4, Kabataan Party, number 5, ACT Teachers. They know that the Makabayan Bloc is composed of parties na merong grassroots machinery. And most likely, we will be rooting for whoever is in the opposition party sa darating na halalan. So hindi natin pwedeng i-deny, at least until 2022, red tagging will be used against the opposition. Pero Gites, pero hindi naman daw ang gobyerno ang nagre-red tag, kundi sila rin mismo. They are the ones that have red tagged themselves. Mr. Season had a video clip. Their actions tell us that they are part of the CPP-NPA complex. And therefore, we can only say that we really have, as a matter of responsibility, we really have to inform the public. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.